Bago ako nakapag-upload and wala na kasi ako makontent dahil hindi ko pa natatapos sa edit yung wedding namin. So, katatapos lang ng wedding namin and ayan, I'm married! So, hintayin ko lang na masend sa akin yung video. Galing dun sa isa kong abay, yung kaibigan namin sa previous naming trabaho. Hintayin ko lang yung mga isi-send niya and then i-edit ko yon. Tapos i-upload ko na kung ano yung mga nangyari sa wedding namin. Kasi hindi na kami kumuha ng videographer. Photographer lang yung hinayar namin kasi for the tipid ang lola nyo. And siguro maglalabas ako ng vlog na regarding sa wedding kung saan kayo mas makakatipid na wedding. Kasi ako talaga ay budgetarian ako. Ayoko mag-exceed dun sa budget namin dahil baka wala na kaming kinabukasan pag ginastos namin yung aming perang naipon. So, abangan nyo na lang. Baka mag-post ako ng ganong vlog para sa mga budgetarian na wedding, yung hindi naman ganun kabongga. So, okay. Bago tayo magsimula, kung bago ko lang sa channel ko, please subscribe yung channel ko, yung Sherylle Vlogs, and click the notification bell para updated kayo for more videos. Okay? Let's start! So, meron pala akong dumating na parcel kasi nung kasal nga namin, may mga nagregalo ng mga ayun, regalo, wedding gift. So, isa sa mga regalo na natanggap namin ay ang air fryer. Kaya sobrang tuwa ko dahil yung air fryer ay pangarap kong bilhin nung ako'y dalaga pa kasi para sa bahay namin. Kaso, hindi ko mabili-bili dahil pagpasasyahan nyo na yung binigay natin ko. Takpan nga natin kung kasi binigay lang to sa akin to David na to, Resorts World. Pero hindi talaga to uniform namin. Takpan ko. Kasi medyo awkward naman eh. Ay, itaas ko na lang. Or maglugay na lang ako. Kasi kita talaga eh. Pakasabihin, ba't may suot-suot akong uniform ng Resorts World? Binigay lang to ng pinsan ko. Kasi doon siya nagtatrabaho sa Resorts World Manila dati. Takpan ko na lang. Ayan. Ayun, as I was saying, may nagregalo sa amin ng air fryer. Pangarap ko siya nung dalaga pa ako. Kaso hindi ko mabili-bili kasi sobra niyang mahal. Parang umaabot siya yung mga magaganda klase. Mga 4,000, 2,000, ganyan. Eh bilang breadwinner, ayokong sayangin yung pera ko. Although para sa bahay naman namin siya. Pero ngayon, may nagregalo sa amin. Kasalamat kay Ate Chrissy at kay Kuya Arnel. Ang mga magulang na aming best man. Kaya, may binili ako para doon sa air fryer namin. Ito ay galing sa saan ko ba ito in order? Magano tayo? Ang tawag nito dito box eh. Ano nga ito? Tawag nito? Mag-a-unpack ba tawag nun? Basta yon. So, ito ay 100 pieces na round paper air fryer paper para hindi maging madumi yung air fryer niya sa loob. Nabili ko siya sa seller Gosprit. Yan. Ilalagay ko na lang sa description box yung kanyang link sa Shopee. So, nagunting ko na pero naalala ko gusto ko siyang i-vlog kasi wala na mga content. Nabili ko pala to guys sa halagang 123 pesos lang siya kasama na yung shipping fee. Wait lang. ₱65, 100 pieces na. So, ito na. Ayan. Ito siya, guys.
Open natin yung isang sample. Para siya sa air fryer. Para hindi magkadumi yung air fryer nyo. Para hindi kayo mahirapan maglinis ng air fryer. So, ganyan lang siya. Yan. Ganyan lang siya. Parang paper plate. So, lalagyan nyo yung pagkain dito o yung kung ano yung gusto nyo yung air fry. Ayan. Okay naman. Ganda. At minsan, tatry ko mag-vlog gamit yung air fryer. Kasi, first time ko talaga magkaroon ng air fryer. So, yung next naman natin dumating. Bale, dalawa na kasi silang dumating. Ay, dahil bilang isang housewife, binili ko naman itong parcel na to sa Sulit Benta PH. Yan. Sulit Benta PH. Sa halagang 228 din. Kasama na kasi mga shipping fee nito. Nakalimutan ko. Pero ipopost ko na lang dito sa gilid ko. Kung magkano yung amount. Ayan, dilalagay ko rin sa description box. Wait lang, araw. Ilalagay ko rin sa description box yung link ng binilhan ko nito sa Shopee Mall. Yan. So, open na natin. And kasi gusto ng asawa ko, ganito yung lutuan. Eh, syempre, as mabuting asawa, bilhin natin. Gusto niya daw ng ganito eh, para pag nagluto kami, sarap magluto. Pero, kasi wala pa kaming ganito, puro ano lang, kawali. Ang bibili ako sa susunod ng mga non-sticky pan ng mga kaserola, kayaan, frying pan. Kaso, wala pa kaming budget. Mga next month na siguro or next week. Pag may sahod na siya. So, okay. Okay, guys. Natanggal ko na yung bubble wrap. Open na natin. Hulaan nyo kung ano. Wow! Hawakan pa lang. Ang ganda na. Medyo mabigat. Yan na. Hawakan. And, ay, maliit lang pala siya. So, ito. Prituhan ng egg. Tapos, for ano to, for gas stove, ang binili namin. Kasi meron doon na, for all stove. For all kind of stove. Tapos, ang binili namin ay for gas stove lang. Kasi wala pa kaming ibang yung mga magagandang ano. So, for gas stove yung binili namin and ito yung nabili namin. So, ayan. Maganda. Ikabit natin yung ano. Yung kanyang toenails. Kaya lang wala ako dito. Wala akong tools pala. Pag hindi ko nakabit, papakabit ko sa asawa ko. And ito try namin magluto dito ng mga prito-prito keneme root. Wala akong ano, tools. Paano ko ito kakabit? Hindi ko makabit guys, wala akong tool. Pero gayaan siya. Dito yung hot dogs. Or yung omelette, or kung ano yung gusto nyo. And then, dito yung dalawang egg. Base naman sa binila namin ng sticky daw ito. Pero ito, try pa rin natin. Ang ganda niya. So, yun lang guys. Ipapaayos ko na lang to sa asawa ko. Kung pag-uwi niya mamayang hapon. Yun. Excited na ako magluto sa loving house. Vibe! So, yun lang guys. I hope you like my vlog. Sa susunod ng mga vlog ko, mag-upload ako ng mga cooking gamit ang air fryer, gamit itong mga egg fry pan namin. Ito, gamit ito. Susubukan ko magluto kasi super excited na ako magluto gamit yung air fryer namin.
Kaya, if you like my vlog today, please don't forget to hit the like. I-like nyo yung video na to. I-share. I-click yung notification bell para updated kayo sa mga panibago pang mga videos. So, yun lang guys. Salamat. Bye.